Sige. Ito po yung mga inahin na ginamit. Oh, hindi pa lahat ito kasi may nakasalang para. Karamihan dito mga bullhen lang. Yeah, hindi kami nag-i-stack ng ano, may edad na masyado. Okay na, sige, ang dami. Cardo, matagal na kayong hindi dinadalo ng mga ahas dito, no? Oh, wala na. Summer ngayon. Umawa na eh. Wala na yung mga ito. Sabagay, wala nang pupuntahan eh, no? Pakain na yata ito kanina. Ito naman karamihan mga hatches po na inahin din to. So, nilalagyan ko sila ng ano, baldadong broodcock. Malimit ang ano dito, ang labanan ng mga inahin dito. Yan. Pero nakapahinga na po yan kahit may broodcock. Yung mga itlog dito hindi na namin sinasalang. Napakadalang po maglabas ng ganitong binabay sa mga henny line ko. Babaeng babae talaga itsura nitong isa nito. Hatch po ito na ano, Haskell to na henny. Bagong harvest to. Nung isang araw lang to natalian. Ganda. JBK. Mga 5 months po ito na mga stag. To dito na lalagyan na po namin ng mailan dito ng linya sa mga na-harvest. Tuloy-tuloy ang pagbabanded. Sunod na naka-schedule sa amin ngayon ay April, first week April ay national banded. Okay, kanina may video ako doon sa mga mas malalaki dito. Ng mga naunang harvest pa. Ito yung last batch. Hindi mo naman pwede sabihin mas maliit kasi halos magkasabay lang naman. Pagitan ng isang buwan. Hatch pa ito. Ta, marami pa dito. Mas fully develop yung naunang, syempre mas fully develop yung naunang ano, naunang harvest. Mas ano sila, mas mayabang gumalaw. Pero ang gaganda po na sulat nito. Nakatayo niya na ako. Medyo
na sukat, matataas. Yung mga nabakante, no? Yung paso, Jeff, iipunin mo rito para wag kang ano, ha? Para hindi sila. Hindi, dinin mo na lang ipunin. Dini, oy, mga kasamang paso dito. Marami na po nabawas dito, kagaya dito, wala na yung isang linya. May kausap pa ako sa iba rito ng mga palulugunan namin. Mas marami po yung class A dito. May kausap ako sa Sunday kasi may mga kliyente ako nagpapalugon sila ng manok. Pagka almost molted na po, kahit po klase siya, binababaan po namin ng presyo. Tapos sila na po magpapalugon. Ako naman ang mga manok dito, maubos po lahat yan. Lalo na't marami kaming tatalian ngayon taon. Ito po, ilan pala? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 na linya na lang po ito na may mga manok. Nasa 42. 7 ang isang linya. Tapos ang iba dito, baldado na din eh. So hindi rin naman mapapasama sa bilang. So mga siguro mga 30 na lang dito yung mga ano, mga good. Kompleto sa bloodline. Karamihan pa dito sa mga ano, pure eh. Pure pa rin karamihan kahit medyo molted na sila. Ayan. Hopefully sa Sunday makikita natin kung ilan pa yung may iwan dito. Bibitaw lahat ito kahit molted na. Yan po kinagandahan eh, kahit molted na. Pinakikita ko pa rin yung palo para yung magpapalugon hindi siya manghihinayang magpalugon ng manok at magagaling. Ngayon, nandito ako sa breeding pen. Ta, pakita ko nang medyo malayo. Last few na lang po ito sa mga nakasalang namin. Kaya yung mga nag-order ng sisiw. Yan. Ito yung huling part ng video ko. Sa mga nag-order po ng sisiw. Super quality po itong mga resulta namin dito. Ito kagaya po dito sa isang pen na ito. Yan. Pure po mga JBK ito. Ang nakasalang po na ito, ito yung kumbaga sa ano, pangunahing broodcock namin dito. Ayan, mga sariwa po yung mga gamit namin, mga ano. Bullhen ang pinaka matanda dito. Wala akong dalang pagkain. Okay, dito naman mga black pa rin to. Eto pagkapanalo po nito sa derby, kailan lang to nanalo? Last 2 months ago lang. Joe Black po ito. Mga black pa po ito. So kanina kita niyo, pinakita ko po yung mga ibang inahin na ano. Yung broodcock po na nakasalang na yan, kapapanalo lang po to months ago, hindi po nagsugat. Joe Black po. Okay, ang kalaban po namin dyan yung kaibigan kong pitmaster champion. Yan, alimbuyugin po yan. Yan. Okay, Joe Black yan. Sabi ko nga po,
premyadong brood ka kang mga nakasala tsaka mga inin, pilim-pili. Okay, dito naman mga sweater. Ayan, mga sweater po ito. Ito yung mga original kong inahin. Mga super sweater na original kong mga inahin. 9-time winner baseline. Okay, ayan. Ilan pa ba? Marami-rami pa itong nandito. Ibig sabihin, konti lang yung nailipat sa ano. Doon sa molting area. Kasi yung mga naglimlim dito at naglugon, inano ka agad namin. 3, 6. O, 10 po pa. Okay, ang broodstock po natin dito. Ito po yung galing kay Boss Arman. Pilim-pili po yan. Subukan ko ma-close up ang legban kung kaya. Ayan, kay Boss Arman kasi halos ganito lang. Yan. O yan, Jade po yan. Jade Resort po yan. Ayan, hindi lang kita yung buong mahabang ano. Nakapaigot kasi, ayan. Naku, mga sir, yung pong may order sa akin. Sisiw pa lang, sabi ko nga, sisiw pa lang, quality na. Ang mga palo po niyan, exempted para sa akin kasi ako mismo nag-select ng mga yan. May mga broodcock po kami dito, hindi ko na maisipan ni laban kasi nakakapanginayang pag nawala o namatay sa laban. Okay, ito yung broodcock ko na silver bullet, kanaway. Okay, nakamate po siya sa mga JBG. Pache-check ko yun, maaga nasa pugad. Baka yun ay limlim na. Yan. Yan. So po ito, sa maraming makakakuha ng silver bullet na kanaway, meron po kayong makukuha ang may mga white pit dyan. Yun ay gawa po ng JBK. Yan. Okay, last na ito. Okay, last na ito. Konting-konti na rin ang inahin dito. Tatatlo yata ito. Ito. Reaper Blues. Tsaka ito pong aming 4-time winner na Euron Lemon. Okay, baldado na po ito sa ano, sa kaliwa. Okay, nagkatama po ito sa tuhod na uga na po yung ano niya. Yan, Reaper Blues. Alam ko, lima itong inahin na ito, baka nag-ano na rin yung iba, nag-limlim na rin. Ayan. Last, ito na po yung limang last na breeding pen namin. So, yung iba, kahit po nandun sila sa mga alpasa namin ganyan, kahit may kasamang lalaki, hindi na po namin kinukuha na ng itlog kasi hindi naman kaya din ng lalaki ng ganun kadami. Ang purpose kasi namin do sa ano, ang purpose kasi namin na pag may inaalpasan ka mga babae at lalo pat dati silang magkakahiwalay, kailangan talaga meron kang isang broodcock doon na tatayong bilang referee kasi nagsasabong din sila. Marami ditong mga inahin na natilaok. Sobrang tatapang yung pagka napahiwalay na isang linggo't binalik mo. Makikipugpugan, talagang hindi sila naayaw. Pag merong ho kayong isang kasamang lalaki doon, usually magiging referee yung broodcock doon. Papaluin niya yung naglalaban at talaga maghihiwalay. Titigil po sa paglalaban yung mga babae. Yan. Dito po, konting-konting panahon na lang. Mabilis po ang panahon. Konting-konti na lang. Mapupuno na po ito ng mga stags. Ayan o. Mapapasin niyo po. Ito rin po yung mga sinalang naming iba. Naglimlim sila. Yung iba naman, nagmolt. Nasample lang ko itong nasa malapit ko. Ayan, para makita naman ito. Kagaya po ito, bone crusher po ito. Ayan, hindi po pulit yan. Ayan, kung mapapansin nyo, may tahid, napakahaba.
Okay, ang inahin ko na ito, yan, kung titignan mo, medium station lang. Kasi inahin na po ito. Tsaka ako, hindi naman ako mahilig masyado sa sobrang tatangkad din na babae. Pagka po ganito, medium lang yung broodhen nyo. Pwede yung parisan ng medyo mas mataas po yung ano, station ng lalaki. Para po lagi pong standard o pasok sa derby yung mga napapalabas yung sukat ng mga palahe. Ito. Sweater din po ito. Yeah, may tahid din po ito. Ayan, halos medium lang. Baka sa iba sabihin, mababa pa ito eh. Pero sa akin, medium to. Ayan. Yung mga tahid. Ito yung magugulang eh. Ayan ito, Larry Romero. Ayan. Isang araw, alpasala din po lahat ito sa isang ano, bakante naming mga alpasan. Pagsasama-samahin na. Okay, so may mga pulit naman na na-harvest ngayon. Magkakahiwalay naman sila. Inihiwalay namin. Yan, konting-konting panahon na lang po. Mapupuno na lang stags to. Tapos, sa ngayon po, last na po itong ano na ito eh. Salang namin ito. Last call na ako sa mga na-order na sisiw. Last call na po ako. Baka po hanggang katapusan na lang po ako ng March tatanggap ng sisiw. Mapipisa pa po yan hanggang April. Siguro hanggang second week. Sa hanggang second week April na lang din yung ano, papisa. Yan, pasok pa po yan sa late born ha. Yung po kasing late born natin, nagsisimula po yan yung March born. Dati ho, yung national natin, from January to March born yan. Kasi wala naman talaga tayong late born. Ngayon, nung nagka-late born po tayo, yung pong March born, hindi na po sinama sa national kasi daig naman masyado. Kung January born ang makakalaban mo at March born yung sayo sa national, daig ka talaga. So, ang ginawa po, yung March born tsaka April, yan po ang pinasok doon sa late born. So kung naka-order po kayo ngayong March, edi pabor na pabor po sa inyo kasi mas magulang-gulang po, mas malaki-laki po yung sa inyo kumpara dun sa makukuha yung April born. So yung April naman, hanggang last week din ng April yan para dun sa mga late born. Okay. Okay, balik po tayo dito sa aking mini garden. Dito po yung pinaka ano ko dito, mga tinatam naman namin ng mga fruit bearing trees. Ayan, tapos may mga nakatali din po mga manok dito. Ito po yung mga, karamihan po dito yung mga unang batch. Mga unang batch na mga, mas maaga po silang nagmamature, nag-early maturing. Ayan. Eh, pag nakita nyo, halos ano na sila. Halos bumbo na po yung mga balaybo. Yan. Continuously developing po ito kasi marami akong mga alagang ano. Meron akong aso. Ngayon, nag-iipon ako ng mga ibon. Una, tinamnaman ko ito kasi wala po dati yung tanim to. Yan, karamihan po dito. Meron akong mga dwarf na coconut. Malalaking bunga pero mga buko lang. Ayan, avocado. Ayan, sa mahilig sa halaman. Ako, mahilig kasi din ako sa halaman. Ayan, avocado. Ang daming bulaklak. Pero ang baba lang. Ayan, puro bulaklak ang avocado. Ayan, meron akong chico. Ayan, meron akong mangga. Yung mangga na Golden Queen. Thailand po yata ito. Ang lalaki po ng bunga. Ayan, doon sa likod, meron ako ngayon. Meron din akong star apple doon. Atis. Ayan, may mga kalamansi kami. Okay, dito pala, yung iba dito, yung mga broodcock na sinalang ko din, nakapahinga na. Okay, punong alos. Pinapahinga na po. Kagaya po nito, ito po yung Gilmore.
na galing po kay Boss Arman. Galing rin po kay Boss Arman yan. Ayan o, papakita ko lang kasi ang leg band medyo ano eh. Subukan natin ma-close up no, kahit yung leg band lang. Ayan, yung kay Boss Arman, itim lang na. Ayan. Ayan. Jade Resort. Ganyan lang, kay ano lang po siya, cable tie lang po na ito pa isa na. Cable tie lang po na itim. Ano po ito? Ito pong binili ko na ito, 12 ano po ito? 12 broodstock po ito nung bago pa lang magsimula yung ano. Nung bago pa lang magsimula yung breeding season nung ano. Nung early bird. Ayan. Kasi sikap ko ma-close up. Anyway, ayan po. Di pinakikita ko lang. Ayan. Tapos yung pong iba dito, yung mga stag po na ito, at saka may ilang broodcock, mga derby winner. Itong mga stag dito, mga derby winner na rin sila. Papalugunan na lang din. Tapos meron din may ilang dito broodcock na balda din ito. Galing din kay ano ito, kay Boss Arman. Sinalang ko din ito. Opo. Ito po, nag-combine po ako dito ng aking dito po sa white na ito. Nag-blend po ako ng bone crusher dito sa puti ni Boss Arman. Okay. Ang gaganda ng ibon, ang gaganda ng umi. Okay, ito po, kasama naman to sa pinag-champion ko sa off-color. Binabaying henny po ito. Ayan. Binabaying black henny. Yan, kasama po yan sa mga ano. Ah, ito, mga stag na ito. Sa ano, mga stag na po ito sa early bird. Ayan, nakatali nila sa bandang likuran. Okay, ito po yung mga, yan, ito po yung mga ilan sa mga winner nitong nakaraang stagan. Na yung iba, may 2 panalo. Kagaya po ito, may 2 panalo. Ito, itong gold na ito. Okay, nakalaban ulit dito ni, I think, si Honey ulit yung isang tinalo nito. Ang dami kong winner na gold. Benson Black. Ayan, yung aking white. Ito, white po ito. Ito, broodcock na po ito. Ayan. Magdado ka na niyan. Tsaka yung isang Melsim dun sa... Ito, yung nandun sa Melsim na yun ay ano yan. 3-time winner po yan. Yung nandyan sa likod na yan. Broodcock na po yan. Nasa 3 taon. Okay, mga pagkatapos kong ginamit, pinapahinga na po sila. Itong, ito, stag to na derby winner din. Mga ano na sila. Pinalulugunan na lang. Ito po, 2-time, ano po ito? 2-time Joe Black po ito. Ginamit din to. Stag po ito, hindi po ito nagsugat. Super galing. Straight comb po siya na Joe Black. Ayan. Close up na lang natin. Nakaano po tayo sa araw. Medyo. Ayan. Straight comb po siya. Ayan, no? Dirty white pit po yan. Napakagaling po ng Joe Black namin eh. Ito sir, pure po ito sir na JBK broodcock po ito. Okay, mga bully Kenny. Ito yung 3-time winner nating. Okay, ito po yung 3-time winner nating ano. Joe Black na broodcock. Tinamaan po yung huling panalo niya, tinamaan po yung sa may anuhan ng buntot niya na hindi na, nasira na po yung buntot. Ang ginawa po namin yung buntot, pasamantala, pinagupit ko.
Ayan, 3-time winner po ito ngayon. Nakatatlo na po siyang panalo. Paka na po ito. Ito, kasama pa ito, bone crusher pa ito. Bullstag lang. Ito, henny, red henny. Ayan, mga palugunan na po ito, mga binabay na ito. Okay. Maraming salamat po sa panonood. Sana mag-subscribe po kayo lagi sa ano, sa YouTube ko. Pa-recommend na lang din po. Nag-upload po tayo. Napakadalang po maka-upload ng video sa YouTube, pero I'm trying to make it regular upload. Makapag-upload pa tayo ng marami. Darating po ang panahon na yung mga kliyente ko, sa dami po ng kliyente namin, darating po ang araw na sila po yung ipi-featured ko sa mga ano natin, sa mga uploaded natin mga video. Okay, hopefully makakapag-tour tayo sa buong Pilipinas, dahil ang mga kliyente po namin ay talagang umiikot to sa buong Pilipinas. Ang pinakamalayo pong kliyenteng, I think, pinakamalayo po na kliyenteng nakuha dito ay sa Guimaras Island. Nag-message lang kamakailan at sabi ko lang ay talagang medyo mahirap akong makakuha ng shipper ngayon na makakapaghatid ulit sa kanya sa Guimaras Island. Tapos may mga nag-message na kamag-anak niya na gusto din bumili. Nakakuha nga yung taga Guimaras sa Guimaras Island. Sabi ko ta kapag po may available na shipper, may message ko lang sila. Sa nakikita niyo po, wala po problema sa manok talaga, sa dami ng pwede kong i-share. Tapos tuloy-tuloy po ang production namin. So, ano lang po talaga, minsan talagang kailangan maghintay lang dahil pinalalaki pa. O minsan naman ay wala tayong shipper. Kasi hanggang ngayon, yung pong sa airport, mga airport na deliver, halos 50% lang po eh. Yung iba sarado pa po, yung iba ayaw tumanggap. So yung mga shipper po natin ngayon, although marami naman sila, tinatry po nilang maitawid lahat ng mga manok. So hindi lang po sa akin ha, hindi lang po sa akin. In speaking of, generally speaking, para sa mga iba din nagbebenta ng manok, na talagang pahirapan po sa shipping ngayon. Tapos ang taas po ng ang expenses, ang tinaas nila sa singil nila. Dahil nga medyo ano talaga, medyo malalayo, tsaka ilang araw. Pagkatawid dagat, mahina na po yung 3 days. Pagkabaylan po 'yan, usually isang araw, dalawang araw lang pinakamatagal. Ayan. Okay, magandang araw po ulit. Ito na po.